Isa sa mga inaasahan ng UP Lady Maroons na tumutok sa kanilang depensa ay ang veteranong libero na si Princess Geyser. Bago mapamahal sa volleyball, ay sinubukan ni Princess na maging ballerina. First love ko talaga is ballet. So ever since grade 1 ako, nagbaballet ako. To the point na sinabay ko talaga yung volleyball tsaka ballet. Kasi di pwedeng hindi talaga ako magballet. Blazing trails behind the moon. Pagdating kasi nung third year ko, parang nagkaroon ako ng injury sa tuhod ko. So, sabi ng doctor, parang I need to choose. So, sabi ko, sige, volleyball na lang. Hindi naman ako nagkamali. Pwede ka naman balikan yung ballet if gusto ko pa. Nahasa naman si Princess sa paglalaro ng volleyball dahil na rin sa suporta ng kanyang pamilya. Napamahal ako sa volleyball kasi parang nagustuhan ko yung challenge it gives me every day na I can improve my game every day, every training. And gusto ko rin to kasi parang marami akong nakikilala mga tao. And all the experiences na nangyayari sa akin, advantage talaga kung magsa-start ka ng in a very early age sa sport. Para upush talaga yung full potential mo since bata ka pa lang. So isa sa mga experience ko at a young age, kinuha kong endorser for a sports drink. And with that, parang it opens other opportunities for athletes na hindi lang for sports pero in other aspects din. At ito rin ang naging daan upang makapag-aral siya sa kanyang dream university. So, isa ako sa mga maswerte na tatanggap dito sa iyo. So I'm taking up sports science. Sports science dahil nakaka-relate talaga ako sa course ko na to. And sa course na to, parang na-apply ko rin sa sarili ko yung mga kailangan ko improve. Kaya ako rin napili yung course na to kasi gusto ko rin maging doctor after my volleyball career. I also want to help athletes na makakope sila ng tama sa mga injuries nila and such. When balancing yung studies talaga, you have to make time for it. Like, lahat ng pwedeng period na may pwede kang mag-aral, kailangan mong mag-aral. Kasi kung hindi ka mag-aral, para matatambakan talaga lahat at mahihirapan ka. Siyempre, kung gusto mo maglaro, kailangan mag-aral ka mabuti. So, kailangan mo talaga gawin yung mag-aral na mabuti para maglaro, di ba? So, yun. Reception, Molde, mas maganda-ganda ngayon. Pasarte isi-set, Doro ga-atake, pero ganun pa rin ang resulta. Bigo mang makabante sa championship round ang Lady Maroons dito sa Collegiate Conference, ay sinisigurado naman ni Princess na mas patitibayin pa niya ang kanyang pusong palaban upang matulungan ang kanyang team sa mga susunod pa nilang laban. Nagka-graduate na kami nila, Kati, Nicole, sana maiwan sa mga teammates namin yung desire to win and yung sipag and discipline and most importantly, how to bounce back from adversity. Kahit di kami umabot sa finals ngayon, Shakies, maaasahan naman nila na lalaban pa rin kami hanggang doon. As a Lady Maroon, I want to be remembered na even though I'm the smallest person in the court, I have the biggest heart.